ang taong tunay na nagmamahal sa'yo ay hindi ka iiwanan kahit na sa panahon na ikaw ay nasasadlak. Tulad ng kwento ng buhay ng Mobile Legend hero na ito na nakatagpo ng taong handang ialay ang kanyang buhay para lang sa kanya. Kung nais mong malaman ang buong kwento na ito, ay ipagpatuloy mo lamang iyong panonood. At huwag kalimutang mag-subscribe, like, share, and comment para sa video na ito. And thank you so much guys dahil tayo ay umabot na and na-reach na natin ang 100,000 subscribers. Once again, thank you so much sa inyong lahat. Ang Land of Dawn ay nahati sa madaming rehiyon. At ang bawat rehiyon na ito ay binubuo ng mga kakaibang klase ng manilalang. Pasukin natin ngayon ang matayog na mundo ng Ascati Forest. Ang lugar na ito ay kakaiba sa lahat sapagkat ang mga naninirahan dito ay tinatawag na mga Crow People. Sila ay mga tao na may kakayahan at abilidad na parang isang uwak. Ang mga Crow People ay isa sa mga pinakamatatandang lahi na matatagpuan mo sa Land of Dawn. Sa napakahabang panahon na nagsimulang dumami ang kanilang lahi, ay pinamumunuan sila ng isang mahigpit ngunit isang napakagaling na hari at siya ay si Osana, isang Crow King. Sa kanyang pamumuno sa nasasakupan ay meron lamang siyang isang ideolohiya na nais siyang mahigpit na ipatupad sa mga Crow People. At iyon ay ang matutuhan, ang Art of Sky Magic. Ang lahat ng Crow People ay inaasam na taglayin ito sapagkat isa ito sa ginagamit nila sa mga labanan upang umatake at ipagtanggol ang kanilang mga sarili. Ang kaharian ng Ascati Forest ay tila isang napakalawak na eskwelahan sapagkat sa bawat araw na lumilipas ay dito na nakatuon ng kanilang mga atensyon. Makikita mo doon na sa batang edad pa lamang ay ninanais ng kanilang mga magulang na maturuan kaagad sila ng Sky Magic. Ang magic school na ito ay tinuturuan mga Crow People na makalipad ng napakatayog at mabilis gaya ng totoong mga uwak. Tinuturuan din silang kontrolin ang kanilang mga pakpak sa tamang forma. Sapagkat naniniwala si Haring Osana na ang bawat pagaspas ng kanilang mga pakpak ay biyaya sa kanila ng kanilang Panginoon. Kung kaya't skado na lamang ang kataas ang pagpapahalaga nila sa Art of Sky Magic. Hindi lamang sa paglipad ang dapat nilang matutuhan. Bagkus, ang mga Crow People ay dapat matutuhan din na umatake sa mga kalaban. Aminado ang mga Crow People na wala silang kakayahan na lumaban para manalo kung physical na lakas ang kanilang gagamitin. Kung kaya't ang maestratehiya na nakaukit sa mga lumang aklat sa Ascati na isinulat pa ng kanilang mga ninuno ang kanilang kadalasang sinusunod, mapasa hanggang ngayon. Dito kasi itinuturo ang paggamit ng kombinasyon ng natututuhan nila sa paglipad at paggamit ng mahika para sa kanilang pag-atake mula sa ere. Ang mga laban na kanilang naranasan ay kadalasan sila ang nananalo sapagkat walang kakayahan ang kanilang mga kalaban na makalapad din katulad nila. Dahil ang estratehiya nila ay kailangan nilang lumayo agad sa kalaban, patungo sa ere at sabay bato ng mahika sa kanilang mga kalaban. Kung kaya't isa sila sa mga lahi na hindi madalas makatagpo ng mga mananakop. Ngunit hindi lahat ng Crow People ay kayang taglayin ng gantong kalakas sa kapangyarihan. Dahil ayon sa kanilang mga ninuno, magagawa lamang ito ng isang typical na Crow People kung tuluyan na magigising ang kanyang dugo. Kung kaya't may mga matatanda na sa kanila pero iminsan ay hindi man lang nila naranasan na magawa ang Art of Sky Magic. Mas kilalanin pa natin ang bida natin sa kwento na ito. At siya ay si Princess Pharsa. Si Pharsa ay ipinanganak na hindi nila agad natukoy ang uri ng kanyang dugo. Kung ikukumpara mo kasi ito sa mga Crow People, ay di ito agad na nagtutugma. Kung kaya't, pinaniniwala ng kanilang mga kalahi na pag nagising raw ang kanyang dugo, ay magtataglay ito ng napakalakas sa kapangyarihan na kahit sino man sa Ascati ay di pa ito nasisilayan.
Ngunit nagdaan ang napakahabang panahon ay tila hindi naman mailabas ni Pharsa ang kanyang kakayahan sa paggamit ng Sky Magic. Sa araw-araw na nagsasanay si Pharsa ay tila wala talagang kahit anong konting senyales na mailalabas niya ang kanyang kapangyarihan. Ipinatawag na ni Asana ang mga pinakamagagaling na crow people para tulungan si Pharsa. Ngunit hindi sila nagtagumpay. Nadismaya si Pharsa sa kanyang sarili at umabot pa sa punto na nahiya na siyang lumabas dahil sa napakalaking kabiguan sa mga crow people kung hindi niya magagawa ito. Kaya sa tuwing sasapit ang gabi ay makakarinig ka na lang ng isang mahinang boses na umiiyak na tila isang ibon na isinilid ng kanyang amo sa isang kulungan. Ang pagkakaroon ni Pharsa ng kakaibang dugo ay lubos na hinangaan at kinainggitan ng lahat. Pero sa likod ng bagay na ito ay may masamang epekto ito sa buhay ni Pharsa. Nung panahon na malaman ng lahat ang bagay tungkol sa dugo niya, ay sunod-sunod na ang pag-atake sa Scotty Forest. Ito ay hindi para manakop, bagkus nais silang kunin lamang ang kawawang prinsesa ni si Pharsa upang patayin at para makuha nila ang dugo nito. Ngunit dahil sa malalakas na crow people ang nakapaligid kay Pharsa, ay tila walang nagtatagumpay sa mga masasamang planong ito. Sa kabila ng kalungkutan at kabiguan ni Pharsa, ay dumating naman sa buhay niya ang isang makisig at matipunong lalaki, at siya ay si Very. Si Very ay isang mapagmahal na nilalang sapagkat sa bawat araw na magkasama sila ni Pharsa ay lagi niya itong sinasabihan na huwag mawala ng pag-asa sapagkat ang bagay na ninanais nating makamit ay dadating at dadating din sa iyo sa itinadhana na panahon. Kaya padayon lamang sa takbo ng buhay mo. Unti-unting nahuhulog ang loob ni Pharsa kay Very hanggang sa magdesisyon na silang dalawa na magpakasal. Tila si Pharsa na ang pinakamasayang babae sa araw na iyon at mukhang nakalimutan na niya ang kanyang daladalang problema. Dahil sa araw na iyon ay ikakasal na siya kay Very. Habang nasa kalagitnaan ng seremonya ng kanyang kasal ay tila dumilim ang kalangitan na nag-aadya ng isang napakalaking panganib sa mga crow people. Bigla na lang lumitaw si Alice mula sa napakadilim na kalangitan at ibinaling ang kanyang matalim na mata kay Pharsa. Nagsigawan ang lahat ng mga crow people na dumalo dahil kilala nila na si Alice ay isang demonyo at walang habas ito kung ito ay pumatay. Habang lumalapit si Alice kay Pharsa ay tila walang awa niyang pinapatay ang mga crow people. Ang dating kulay puti na makikita mo sa kasal ni Pharsa ay naging pula na sapagkat napakadaming dugo ang dumadanak. Pinatay ni Alice ang lahat ng nakakasalubong niya, mapabata man ito o matanda. At ang karamihan sa napatay niya ay ang mga walang kakayahan na gumamit ng Sky Magic ng mga crow people. Naiyak na si Pharsa sa bigla ang pangyayari at sa ginagawa ni Alice sa mga kalahi niya. Ngunit wala siyang magawa. Maya-maya ay hindi na kinaya ni Pharsa ang galit na nakikita niya kasi sa kawalang yaan ni Alice at sumiklab ang galit niya sa kanyang mga puso. At dahil dito, ang korona na nakapatong sa kanyang ulo na binigay ni Haring Usana ay binato niya sa lupa. Maya-maya pa ay may isang napakalakas na hangin ang tila bumubuhat sa kanya paitaas. Nagkaroon ng pagbabago sa kanyang katawan sapagkat tila may mga lumalabas na di masukat na lakas sa kanyang katawan. Biglang sumigaw ng napakalakas si Pharsa at dahil doon ay nagising na ang kanyang makapangyariang dugo. At ito ay dahil sa matinding galit niya kay Alice. Ang mga mata ni Pharsa ay binalot ng kulay puti at ang kanyang isang bahagi ng kanyang buhok ay naging kulay puti na rin. At maya-maya pa ay
malakidlat na ang paglipad bigla ni Pharsa sa kalangitan. At pinakawalan niya sa kalangitan ang kanyang nag-uumapaw na kapangyarihan. At dahil sa lakas ng ito, ay nakaramdam ng takot si Alice kung kaya't nagpa siya na ito na umalis na kaagad. Biglang tumahimik ang buong lugar, ngunit nag-iwan ito ng malagim na pangyayari sa Ascati Forest. Napansin na lang din ni Pharsa na tila wala na siyang makita, sapagkat dahil sa lakas ng kanyang kapangyarihan, ay naapektuhan pala nito ang kanyang sariling mga mata. Hindi mapigil ni Pharsa ang kanyang pag-iyak sa kadahilan ng ang bagay na kanyang inaasam-asam ay natupad na din. Ngunit ito naman ay nagdulot sa kanya ng kawalan ng kakayahan na makakita. Sa pag-iinagpis na ito ni Pharsa ay may isang tao ang biglang humawak sa kanyang mga kamay at inalalayan siya patayo. Hindi kayang tingnan ni Very sa ganong klase ng sitwasyon si Pharsa na tila gumuwang kanyang mundo sa araw na dapat ay masaya siya. Sinabi ni Very kay Pharsa na kahit saan siya pumunta ay sasamahan niya ito at siya ang magsisilbing mata para sa kanyang asawa. Ginamit ni Very ang kanyang kapangyarihan upang permanente na makita na ni Pharsa ang lahat ng bagay. At ito ay sa pamamagitan ng mga mata ni Very. Kung kaya't ang ibon na laging kasama ni Pharsa ay ang kanyang asawa na si Very. Humiling si Pharsa na sana ay hindi na lamang nagising ang kanyang kapangyarihan na siyang naging dahilan ng kanyang pagkabulag. Ngunit dahil sa pangyayaring ito na ginawa ni Alice, ay handa na siyang labanan ang demonyo na sumira sa kanyang buhay. At bumulong na lamang si Pharsa sa hangin ng, "And now, it's time for my revenge."